Hindi ko alam kung anong unang pumasok sa isip nyo nung binalita ng PBA na mag-a-apply na sila ng 4-point play na magsisimula na agad-agad ngayong darating na PBA's 49 season. Ano kayang nakain ng PBA at tila nagpapauso raw para maging kilala ang liga? At kapag ginaya raw, at least sa atin nagsimula, sabi naman ni Coach Yang sa bagay na yan, it's either magmumukha tayong genius or magmumukha tayong tanga. Bago tayong magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat ng nag-follow sa ating bagong TikTok account. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka naman. Sa totoo lang mga kuys, kung babalikan natin ang history, ang basketball noon ay hanggang 2-point play lang talaga. Ang unang naka-invento or naka-adapt ng 3-point play ay ang ABA. Noong una, pinagtawanan pa nga ito pero kalauna naging napakaganda na nitong tingnan. Especially sa panahon natin ngayon na 3-point era. Ibig sabihin, mas maraming players na nakakatira ng malalayong tres, lalo ng NBA 3-point king na si Steph dahil binago niya din ang buong sistema ng basketball sa buong mundo. Ngayon na ito. Ang PBA na naman ang gagawa ng history sa buong kasaysayan. Eh, correct nyo po ako ah. Kung di ako nagkakamali, PBA pa lang unang liga na mag-a-adapt ng 4-point play ever. At nung isinapubliko na nga ito nila, pati ako nagulat. Una sa lahat, may benefits po ba ang pagkakaroon ng 4-point system sa ating liga? Sa palagay ko, may benefit ito sa mga players na nakakatira ng malayo gaya ni Robert Bolick or Poli. Actually, hindi sa lahat ng panahon may benefit at hindi lahat ng players masaya sa bagong rule na ito, including coaches, players at pati nga mga referees para hindi kumikibo sa bagay na to. Bakit kaya? Sa palagay ko, hindi naman nakakatulong ito sa pagde-develop ng mga players, pero may benefit ito sa defensing zone. Mas malayo ang tira, mas magiging malawak ang zone sa depensa. Kumbaga, mas malapad na battleground, mas may espasyo para mapaikot talaga ang sistema. Kung naghahanap kayo ng iba pang benefits bukod dito, wala naman, yun lang. Kaya nga naisip ni Coach Yang na magmumukha tayong genius pero mas magmumukha tayong tanga. Promise, medyo mahina ang logic nito. At alam ko na may iba dyan na parehas din ang komento kay Coach Yang Giao. O baka, mas malala pa nga. Pero may ibang sports commentators naman ang may nakitang green light sa 4-point play na to gaya ni Sir Kinito. Sabi niya, bakit hindi natin subukan kasi base sa datos at stats maraming players na raw nakatira ng over 40%. Kaya sana pagbigyan na lang daw ang gusto ng PBA. Bahala kayo dyan. Pero nire-respeto naman natin ang gustong innovation ng PBA. Anong malay natin? Baka sumikat ang PBA dahil dyan, di ba? Pero sa palagay ko sa ngayon, wala pang masyadong players ang susubok, natitira ng sobrang layo para lang maka 4-point play. Kumbaga, kadalasan yung iba dyan, hindi magti-take risk para lang sa malawak na zone. Kung likas ka na Steph Curry ang pulso, dyan ako believe sa'yo. Ikaw na. Maintindihan ko naman ang PBA na gusto lang nilang maging kakaiba. Or baka experiment lang, baka maging maayos ang kalalabasan. Sa isang banda, ang gustong makita ng mga tao, yung walang parity, walang lopsided trades, may salary cap, walang unfair system sa loob. Yun raw kasi ang totoo nagpapahina sa PBA ngayon kasi ang mga players, walang proper distribution. At may mga ilang teams din dyan na pumasok lang para magbenta ng players. So dapat palitan ng mga yan, magpapasok ng totoong competitors na may capacity para talaga hindi lang puro sister teams ang contender. Buti pa ngayong Meralco, iniba konti ang nakasanayan. Anyway, marami pang dapat abangan ng mga pagbabago ang PBA na gagawin. Ano nga pala ang masasabi nyo sa 4-point play na ito? May tulong ba?